welcome back to my YouTube channel. So gagawa po tayo ng Maha Blanca. So ang flavor natin yung ating corn. So guys, kung nakikita nyo sa inyong harapan, yan po yung ating mga ingredients. Guys, ang una nating ingredients ay meron tayong purong gata. So yung nasa baso. And then yung nasa ating malukong is yun yung ating gagawing tubig. Yun yung ating, yung tinatawag nilang yung banlaw na pangalawang gata. Yan yun. Then, ito naman yung ating isa sa ating ingredients, yung angel ibap. Yan yung ating isa sa ating mga sangkap. So guys, angel pa rin yung gagamitin natin na condense. Sa halip na asukal lang gamitin natin, yan na lang po ang ilalagay natin. Then guys, hindi makukumpleto yung ating maha dahil sa ating flavor na corn. Yan po ang ating sangkap. Guys, ang gamit ko po na cream style corn is, ang brand niya is Ram. So guys, isang lata yung ginamit ko. Siyempre guys, gagamit din po tayo ng Magnolia Cheesy. Yan yung ating ilalagay sa ating pinakatop ng ating Maha Blanca. So hindi po tayo makagawa ng latik kasi hindi ako marunong guys kung gumawa. Kaya yan na lang po yung naisip ko na ilagay sa pinakatop ng ating Maha Blanca. Guys, bago mahuli ang lahat, lalagyan po natin ng Mr. Gulaman yung ating Maha Blanca para lalong umalsa at gumanda yung ating maha. Guys, lalagyan din po natin ng cornstarch. So, naglagay po ako ng 4 na spoon na cornstarch. So, guys, tara, umpisahan na natin maggawa ng Maha Blanca. Guys, ang una natin lalagay sa ating lalagyan is yung ating 2 cups of water. Ito, yung dalawang tasa na gata. Pero guys, yun yung unang gata ha. Then, unahin natin ilagay ulit yung ating cornstarch. Tutunawin natin siya dyan. Then, haluin lang. Masunod natin ilalagay yung ating Mr. Gulaman. Ayan. Haluin lang din natin yan. Ayan. Ang next natin ilalagay yung ating ibap. So yan, haluin lang din natin. Ang sunod natin ilalagay yung ating purong gata para lalong mag-creamy yung ating Maha Blanca. Then haluin lang natin ulit. Then sunod natin ilalagay yung ating condense. Then haluin lang natin. Then guys, yung sunod natin ilalagay yung ating corn. Haluin lang nating maigi para mag-mix yung ating corn dun sa ating ginawang cream para sa ating Maha Blanca corn. So yan guys. So pag na-mix na natin yung mabuti, atin nang lulutuin siya in 8 minutes ng medium heat. Huwag hahayaang iwanan sa kalan para hindi masunog. At saka yung gagamitin natin dito is kailangan yung kulo niya is tamang kulo lang, hindi yung bumubula. So yan guys. Ayan guys. Lulutuin na natin siya sa mahinang apoy sa loob ng 8 minuto. Then kailangan nating halu-haluin lang siya para hindi mamuo yung ating Maha Blanca.
So yan guys, malapit na po siyang maluto. So haluin lang pa natin ng konti and then pwede na natin itong i-set aside para maisala na natin sa ating mga yanera. So yan guys, pwede na po yan. So yan guys, magsasali na po tayo sa ating mga yanera. So yung ating mga yanera ay namalinis na to. So sasalina natin siya ng 1 cup ng ating panandok. So ito yon. Guys, kailangan mabilis kayo dito kasi ito mabilis mabuo siya. So kailangan nating mailagay agad. Ayan. Set aside lang natin. So yan guys, nakagawa po tayo ng 8 pieces na yanera ng ating Maha Blanca na flavor natin ay corn. So guys, i-chill lang po natin yan para tumigas and then mamaya ating lalagyan ng cheese sa ibabaw para mailipat natin sa ating lalagyan. Hi guys, yan na po yung ating nagawang Maha Blanca. So isasara na po natin sa ating mga lalagyan. So guys, yan na po yung ating nagawa. So nilagay na natin sa ating mga tub. Ayan. So lalagyan natin ng cheese sa pinakaibabaw. So ayan guys. Guys, lalagyan muna natin ng cheese sa ating pinakatap ng ating maha. Ayan. Guys, ito na po yung ating finished product sa ating Maha Blanca. Ayan na po. Na may cheese sa ibabaw, ready to serve na po ito sa ating mga masusugid na customer. So guys, diyan na po nagtatapos yung video natin for today. Salamat!